Naranasan mo na bang makatanggap ng balita na nagpakaba sa iyong dibdib at nagdulot sa iyo ng sobrang pagkaligali? Ito ang naging karanasan ng mahal na Berheng Maria sa mabuting balita ngayon. Magandang araw ng Webes sa ikalawang linggo ng Adviento, ikalabindalawa ngayon ng Disyembre, kapestahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, patrona ng Pilipinas. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng mabuting balita ngayon. Nang ika-anim na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, Aba, puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo. Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingnan, maglilihi ka at manganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at walang katapusan ang kanyang kaharian. Winika ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-anim na buwan niya, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari. Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Magandang araw mga kapanalig. Ako po si Brother Vince Aureliano ng Society of St. Paul. Ang pagninilay po na ating ibabahagi ngayon ay mula sa panulat ni Brother Ronel Soriano ng Society of St. Paul. Kapistahan ngayon ng Our Lady of Guadalupe. Natunghayan natin sa mabuting balita ngayon na nakita ng Anghel Gabriel si Maria na walang ginagawang ekstraordinaryong gawain. Sa halip, gumagawa siya ng mga ordinaryong gawain tulad natin. Naghuhugas ng pinggan, naglalaba ng damit, nagwawalis, nag-iigib ng tubig at iba pa. Isa siyang halimbawa na dapat nating tularan sa ating buhay. Gaya ni Maria, maaaring ang trabaho natin ngayon, isang ordinaryong paraan ng kabanalan. Napapasaya natin ang Diyos kung ginagampanan natin ng maayos ang mga tungkulin natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, kaibigan at sa trabaho. Hindi man tayo gumagawa o nakagagawa ng mga ekstraordinaryong mga gawain ngayon, mahal pa rin tayo ng Diyos. Dahil ginagampanan natin ng maayos ang ating mga gawain ng may lubos na pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mabuksan nawa ang aking puso at isip para makagawa ng kalooban mo. Dahil alam ko na hindi mo ako pababayaan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa kabila ng ating kabisihan ngayong Kapaskuhan. Pagdating ng mananubos, laging paghandaan.